Magsitayo na po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang hel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina na Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Hesukristong anak mo. Pakundan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggang siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggang siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggang siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip,
at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayoy, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahama. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Puon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y
lubos ang iyong pag-iingat. Gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamalas. Pagkat ako'y nagising, sa pilim mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta, sa pilim mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin natin ang mga katabi natin, good morning! At para sa isang bagong pagkakataon, ang bagong Biyernes, pasalamatan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak bilang papuri at pasasalamat natin. Tayo ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon, Biyernes. Siguro naman po ay nabalitaan. Sabihin niyo ang aga-aga namang chismoso ng paring ito. Siguro po ay nabalitaan nyo na at dapat mulat tayo sa mga balitang totoong mahalaga. Yung bagong utos ng ating mga namumuno tungkol sa mas maluwag na minimum health protocol. Sa mga news, iba-iba ang reaksyon. May mga nagduda, may mga nag-aalinlangan pa. Pero meron din ako mga kakilalang natuwa. At ang sabi pa nila, sa wakas. Hindi ko alam kung saan kayo doon. Sa mga nagduda at nag-alinlangan o yung mga natuwa at nagsabing, sa wakas. Pero mga kapatid, paalala po namin, huwag tayong masyadong magpapakakampante pa rin. Huwag tayong magpapabaya. Kung ayaw mong ang sa wakas, mauwi sa pagwawakas. Kaya ipaalala natin sa mga katabi natin ngayon, sabihin niyo po sa katabi niyo, mag-iingat ka pa rin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mag-iingat ka pa rin. Bilang simbahan, mga kapatid, makikinig
susuporta tayo sa ating mga namumuno, pero ang simbahan magpapaalala at magtuturo pa rin na manatiling mag-iingat at magmalasakit tayo sa buhay mo at ng ibang tao. Huwag natin sayangin ang mga pinaghirapan ng ating mga frontliners. Huwag natin babaliwalain. At hindi mo kailangang maging opisyal, hindi mo kailangang maging profesional para magligtas ka at may gawing mabuti at tama sa kapwa. Habang nag-iikot si Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, habang nag-iikot si Jesus noon para ituro at ipangaral ang kaharian ng Diyos, hindi lang yung kilala nating 12 alagad, apostol, ang kasama niya. Sino pa daw ang mga kasama ni Jesus nung siya ay nag-iikot at nangangaral? Kasi sa mga pelikula, sa mga pictures, ang nakikita lang natin yung 12. Pero may pinangalanan si Jesus na iba pa. At yan ay ang mga babaeng sumuporta sa Kanya at sa kanilang grupo. Katulad ni Maria Magdalena, ni Juana, ni Susana. Matatandaan po natin mga kapatid, bago dumating si Jesus sa mundo, ang mga babae ay tinitignan bilang mababang uri ng mamamayan. Second class citizen. Kulang sa karapatan, kulang sa kalayaan. Pero sa pagdating ni Jesus, lumabas ang kanilang dignidad, ang kanilang dangal, ang kanilang kahalagahan. Hindi lang ang mga babae, pati ang mga minamaliit, pati ang mga binabaliwala, pati ang mga tinatalikuran, binigyan ni Kristo ng dignidad, binigyan niya ng kahalagahan. Meron ako hindi makakalimutang karanasan ho noon. Ako po ay magbibigay ng retreat sa Baguio. Maaga akong dumating, kaya doon ako sa Session Road, mag-isa akong kumain. Habang ako po ay nakaupo, no? Nakatingin ako sa labas, kinukuha nung waitress yung aking order. May nakita akong matandang babae sa labas. May baston, tingin ng tingin. Sabi ko doon sa babae, sino yung matanda? Ah, sir, yung nanghihingi po yan. Sabi ko, pagkatapos kung kunin mo yung order ko, papasukin mo na siya at paupuin mo rin. Total naman may bakante, doon mo siya paupuin para feel na feel niya. Sabi ko, kunin mo yung order niya. Kinuha yung order. Maya-maya bumalik sa akin, patagilid sa akin. Sabi niya, sir, ito yung in-order. Sabi ko, para namang may illegal tayong ginagawa dito. Sige na, ibigay mo na yung order. At pagdating po ng aking order, kumakain na ako. Pagtingin ko, may matanda na naman sa labas. Yumuko na ako. Sabi ko, may kumakain na ako. At habang kumakain ako, narinig ko yung matanda sa labas. Sinigawan niya yung nasa loob. Sabi niya, bakit nandyan ka? Sabi nung nasa loob, nilibre ako. Ang ingay-ingay naman itong matandang ito. Nilibre na nga, nag-ingay pa. Ha, ganyan tayo minsan, nilibre ka na, nagsama ka pa. Ha? Sabi nung matanda sa labas, sino? Tapos tinuturo ako, ito talagang matandang ito. Sabi ko doon sa waitress, miss, papasukin mo na, baka dumami pa sila. At nung ako po'y kumakain na at kumakain na sila, ang saya-saya nilang dalawa. Siyempre nung ako'y natapos na, binayaran ko na, lumabas na ako, sabi ko, enjoy. Alam niyo po, kinukwento ko ito, hindi dahil sa ginawa ko. Kaya niyo rin gawin yon. Ito'y kinukwento ko dahil sobra akong natuwa doon sa waitress. Dahil kung paano niya ako inasikaso ng mabuti, ganun din niya tinanggap at inasikaso ng mabuti yung dalawang matanda. Mga kapatid, hindi mo kailangan na maging profesional at opisyal para makagawa ka ng mabuti, ng maganda. Sa plano ng kaligtasan ng Diyos, lahat kasama, kasama lahat. Nangaral si Jesus at nagturo sa daan ng kaligtasan
sa mahihina at malakas, sa mahihirap at mayaman, sa mabababa at matataas. Lahat tayo tinitignan ng Diyos ng may awa at pag-asa. At sana katulad ng walang sawang pagtuturo ni San Pablo sa ating unang pagbasa, para maniwala ang mga tao sa kapangyarihan ni Kristong muling nabuhay, sana ikaw din. Huwag mong itigil ang pagtuturo at paggabay mo sa iba. Huwag mong panghinayangan, huwag mong pagsisihan ang oras at lakas na ibinigay mo para maitama at mailigtas ang buhay ng iba. Minsan akala mo, bakit ba dumating ang taong ito sa buhay ko? Pero baka naman ikaw ang dumating sa buhay niya. Binigay ka ng Diyos sa kanya para iligtas mo siya. Kaya huwag mong babaliwalain ang simpleng kabutihan mo. Dahil baka naman malaking bagay ang simpleng bagay. Sa pagpapatuloy na misa natin, hilingin natin sa Diyos na dagdagan pa niya ang pasensya, hindi lang natin o hindi lang ng iba, kundi dagdagan niya ang pasensya natin para huwag tayo basta mawala ng gana at pag-asa sa pagtuturo at pagtulong na bumuti at maligtas ang buhay ng iba. At lagi mong tatandaan, huwag mong laging iaasa sa iba ang mabubuti at magagandang bagay na kaya mo ring gawin at ipakita. Dahil sa misyon ng Poong Nazareno, lahat kasama, kasama lahat. Amen. Sitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating pong itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na manlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig, manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok, manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa, sa mga pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo po ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo.
sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong sambayanan, ngayong ginugunita at tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban, ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kakagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalo na ang mga namatay ngayong panahon ng pandemya. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating aawitin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
kahirap at dusa, ikay kasama ko. Ang sangot at nasal at sana'y pakinggan mo nang magpawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Paalala ng kagawaran ng kalusugan na laging magsuot ng best-fitted face mask at kung maaari, manatili sa well-ventilated na mga lugar. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag ng proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpapakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin bangiting ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago pa kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pigsimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita nina San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipagpapatuloy ko po ang pasasalamat na ginagawa ni Monsignor Ding Coronel, ngayon po nasa Canada na siya, nagmi-mission. Ipagdasal natin ang mission ni Monsignor Ding, pero ipagpapatuloy natin ang mission ng Simbahan ng Quiapo. Kaya maraming salamat po sa inyong mga patuloy na nagbibigay ng donasyon, ng tulong para po sa mga kapatid nating naaabutan natin ng kabutihan sa tulong ninyo, kayo dito sa Pilipinas at sa mga kababayan kadiboto natin sa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga bigas, noodles, dilata na ina-announce ni Monsi,
mga bottled waters, tuloy-tuloy po natin kakailanganin yan sapagkat tuloy-tuloy tayong gagamitin ng Diyos para sa Kanyang misyon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang bawat isa sa inyong mga kabutihang ginagawa araw-araw. Ang pabao ni Kristo, hindi mo kailangang maging opisyal at profesional para may maituro at maibigay kang mabuti sa kapwa. Araw-araw, piliin mong maging mabuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Magsipo muna po tayong lahat. Maaari nang lumabas ang nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maaari nang tumayo ang nasa unang grupo na nakaupo sa gawing kaliwa ng ating simbahan.